Hello, Seki. Hi, sir. Any advice sa gustong mag-start ng social media content creation? Kung paano mag-monetize and how does it work? Which is best paying ba? YouTube, Facebook, Insta, or TikTok? YouTube pa rin ang pinakamagandang, ang pinakamataas na nagbabayad or ang pinakamataas na possible returns, no? Ang next dyan would probably be TikTok. Last yung Facebook and Insta. Okay? So, paano mag-start? Ang usual advice ko is start with your target market. Sino ba yung gusto mong mag-subscribe? Sino ba yung gusto mong maging followers? Tapos, ano yung mga concerns nila? Ano yung content na hinahanap nila? At ano yung content na kaya mong i-produce in alignment to what they're looking for? It's not about the numbers. Merong principle sa affiliate marketing and community building that you only need 1,000 loyal followers. Si Pat Flynn ng Passive Income Blog ang isa sa mga strong advocates noon yung community building. So sabi niya, if you have a social media content creation community, you only need 1,000 loyal followers. Tapos from that 1,000 loyal followers, you can already sell merchandise, sell courses. Pwede ka nang mag-upsell ng mga ibang income resources mo. So, don't focus too much on getting large numbers. Mas mag-focus ka in providing quality content dun sa target market mo. So, I hope what I'm saying makes sense. YouTube is the best platform to earn online among these social media, social networks, no? But YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok, iba-iba yung form ng content dyan. Siyempre, TikTok, short-form content. Long-form ang YouTube. Tingnan mo kung ano yung skills mo. Ano ba yung capabilities mo? Ano yung klase ng content na mag-e-enjoy ka gawin? Tapos, decide on your target market. Mga young urban professionals ba? Mga stay-at-home moms? Mga retirees? Depende kung sino yung target demographic na gusto mo. Mga babae ba? Mga lalaki? Mga estudyante? Mga nagtatrabaho, etc. And then, ano yung content na kailangan nila? So, in my case, itong ating YouTube channel, of course, ang target market dito, natin dito, to be honest, are late 20s to 40s. So, 20s to 40s, but particularly mga late 20s na mga Filipinos who are looking for ways to improve their personal finance, no? Ito yung mga tipong medyo okay na yung pera, pero hindi pa marunong mag-invest. So, ito yung mga tinuturuan natin dito. At ito yung isa sa mga kailangan nila. Painful problem ito for that type of demographic. Kaya kahit na 25,000 plus lang yung subscribers natin, we're earning good money. Not just from advertisers sa YouTube, but we are able to form partners, brand partnerships. Especially sa TikTok. Hindi tayo katulad ng mga ibang sikat talaga sa TikTok na may million na subscribers. So 117,000 yung ating followers sa TikTok. Pero we are able to close brand deals. May mga advertisers tayo doon kasi they see that we have an engaged community, targeted yung market natin. So yan yung secret, Zeki, if you want to make money online in general. Okay?